guys, siya nga pala. Ito yung mga puno ng tick na sinasabi ko. Ito yung makikita mo sa malapitan. Oh. Ano kaganda ng mga puno ng tick na 'yan. Ano? Ano malalaking dahon niya. 'Yan, medyo hindi pa gaano katandaan ng punong ito. Medyo kom pa lang, siguro nasa ilang taon pa lang yung puno na 'yan. Ayun oh, may mga malalaki ng tik dyan. Pero dati paulit-ulit yung sasabihin nung araw, kasi walang makikitang gantong kalalaking puno. Kasi nga ginagawa nilang ban, wala pala ba sa noon, walang trabaho mga tao dito. Ang napagkikita lang nila dito ay yung pag-uuling. So binawal ng gobyerno ang pag-uuling, kasi nga pwedeng magkaroon ng landslide, kawawa naman yung mga andyan sa baba. So hindi naman kasi yung mga taga rito lang ang gumagawa dati ng pagpuputol ng puno dito sa kabundukan, dahil sabi nga sagana yung mga tao sa ibang lugar. Guys, so masinin nyo, ang dami lumilipad na maliliit na paru-paro. Wow! Ayan o. Dami siya na katuwan liliit. Sarap dito guys, ibabaw. No. Nakita mo yung kabundukan na yan, napakalinis. Ayan o. Sadyang mabubusog ka na sa kwan. Nakikita nyo ba guys, yan nasa baba. Yan o. Yan yung ilog dito sa amin. Napakalaki ng ilog niyan. So, may mga parte na ginawa na dyang parang resort, pero medyo malayo ng konti dito. Kaya ako ano, bagong baha, yun, medyo ibang kulay ng tubig. Yan guys, nasa baba na yan, nakulay, nagkukulay orange ang mga bulaklak. Kuan yan, yan yung bulaklak ng tinatawag na tick. Kung familiar kayo doon sa kahoy na tick, yan, plantasyon kasi yan, nakikita nyo yung kulay orange na mga bulaklak na yan. Yung mga bulaklak ng tik yan. Nakikita nyo. Yan. Napakalawak din dito ng mga kwan ng plantasyon ng tik. Yan ay binabawal na putulin kasi pag-aari yan ng gobyerno. Yan na. Nung araw, dito sa kabundukong ito, maraming nahuhuli pang mga usa, baboy damo, tsaka yung mga wild chicken, marami dito. Pero ngayon, ewan ko kung meron pa kasi wala na tayo nakikita dito sa malapit. So, siguro ito yung vlog na hinahanap ng mga tao na mahilig sa nature. So guys, kung ito yung video na gusto mo, maraming salamat, at ito yung para sa'yo.